Maginahapon po, mayigit 20 ang napuruhan sa magkahiwalay na disgrasya sa Cebu ngayong weekend. Dalawa sa kanila ang nasawi. Pasintabi po, ang isa sa mga biktima na hati ang katawan. Nakatutok si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa dashcam footage nakuha sa Cebu Cordova Lake Expressway, hagip ang pag-overtake ng van sa sasakyan kahapon hanggang pumutok ang kanang gulong sa likuran nito. Ang van ilang beses bumaliktad o tumaob. Tumilapon palabas ng sasakyan ang ilang sakay nito. Agad tumulong ang mga sakay ng dumaang sasakyan at mga rumispunding rescuer. Ayon sa pulisya, nasawi ang isang batang edad 2 at isa pang babaeng edad 56 na parehong sakay ng nadisgrasyang van. Nasa ospital ang 21 ibang sakay ng van kabilang ang van driver. Ayon sa hepe ng Cordova Police, 23 ang kabuuang bilang ng sakay ng van. Kalunos-lunos ang sinapit ng babaeng 65 years old sa South Road property sa Cebu City. Nagulungan siya ng 10-wheeler truck kaninang alas 10 ng umaga. Nahati ang katawan ng biktimang taga Mandaue City. Base sa investigasyon, pababa na ng tulay ang truck nang bigla umanong tumawid ang biktima. Hindi na nakapreno ang truck driver. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ang driver na hawak na ng Traffic Enforcement Unit at mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Inaalam din kung paano napunta ang biktima sa lugar na hindi naman tawiran. Para sa GMA Integrated News, ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatutok 24 oras. Mayigit 5,000 insidente ng sunog ang naitala sa bansa mula Enero hanggang kahapon, May 4. 37% ang mas mataas sa mga sunog na naitala sa parehong panahon noong 2023. Hindi pa kasama riyan ang sunog sa Ermita, Maynila kung saan isang senior citizen ang nasawi. Nakatutok si Jonathan Andal. Sunog ang bungad sa 5 de Mayo ng mga taga Ermita, Maynila. Isang bahay ang natupok at nadamay ang katabing hotel. Yung pader! Yung pader! Bambahan niyo yung pader! Patay ang 85 taong gulang na ina ng may-ari ng nadamay na hotel. Sabi ng kanilang mga empleyado, kasama ng biktima noon sa bahay ang anak na lalaki. Galing siya sa CR, paglabas niya, umapoy na yung mismong sala. Tinry niya muna at first iligtas yung nanay niya. Paglabas niya, tsaka na siya nagpanik. Sigaw sa nung sigaw, aligaga siya, sobra as in. Yung nanay niya, sinisigaw niya talaga yung nanay niya. Malakas pa siya kung tutuusin, kaso siguro hindi na po siya makalabas noon the time. Hindi namin masakluluhan yung matanda. Hindi na kami nakapasok kasi sumalubong na sa amin yung apoy eh, tsaka yung usok. Light material po kasi yung unang nasunog, ma'am. Kaya medyo lumaki yung apoy sa likod. Tapos so nadamay yung building sa harap. Sugatan ng anak ng biktima na nagtamo ng galos sa braso, gayon din ang isang bumbero at isang fire volunteer. Nakalikas naman at walang nasaktan sa mga guest ng hotel. Pero ang ilan sa kanila may mga gamit na nabasa at nawala. Yung relo ko lang ang nawala. Okay lang ba? At least, ano pa yun? Buhay pa kami? Wala talaga kami isa ni gamit na dala. Sabi ko, mahal yung gamit natin, mahal. Sabi niya ganyan, hayaan mo na yung gamit, bumaba ka na. Ayun na, tagtakbuhan na kami sa baba. Dahil po mainit ang panahon, mag-ingat po tayo sa mga electrical wirings, sa mga cigarette butts, kasi yun ang parating pangunahing sanhin ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Dahil sa matinding init, inabisuhan ng DepEd ang mga paaralan na kung maaari gawing indoor ang mga moving up at graduation ceremony. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa katapusan ng buwan, mag-moving up ceremony ang kambal na anak ni Nikki. Unang taon ni Nakali at Cleo sa eskwelahan at aakyat na sila sa kinder 2. Excited po kasi first baby ko sila eh. Kaya excited po ako sa pag-graduate nila. Lalo na may mga achievements silang makukuha. Ngayon pa lang, pinag-iisipan na ni Nikki ang isusot ng kambal, lalo't matindi ang init. Sa church hall ng paaralan gagawin ang moving up ceremony ng mga bata. Nag-adjust na rin daw ng pasok sa klase ang paaralan. Dati po ang pasok nila 12 ng tanghali, tapos in-adjust po sila ng 8 ng umaga. Kasi nga ho, dahil sa heat index. Yung church hall nila, aircon naman po yun. Kaya naka-casual dress lang, yun lang po.
Hindi sila nakatog. Mula May 29 to 31, idaraos ang end of school year rites ng mga paaralan, mapag-graduation o moving up ceremony. Dahil sa matinding init ngayon, nakasaad sa memorandum ng Department of Education na hanggat maaari, gawing indoors ang seremonya para sa kapakanan ng mga estudyante, guro at iba pang dadalo. Kung meron naman tayong indoor venue with proper ventilation or covered courts, ay isubukan po natin isagawa yung mga rites dyan para nang sa ganun ay talagang hindi maapektuhan gaano ng sobrang init ang ating mga learners. Kung talagang hindi natin may iwasan, no, wala tayong indoor venues na magagamit or covered courts, ay gawin lang sa mga oras na hindi matindi ang sikat ng araw at hindi matindi yung init. We intentionally did not prescribe a time kasi iba-ibang sitwasyon, no, sa ating mga schools nationwide, and that is why nakausap naman ang ating mga school heads. We're giving them the flexibility. Paalala rin ng DepEd, bawal maningil ang mga paaralan para sa graduation o moving up ceremony. Dapat unang-una, no collection tayo sa graduation, sa graduate, na walang mga teacher, staff, school personnel, or sino man na magkakaroon ng any collection. We want it to be very, very simple lang or and meaningful. Suportado ng Teachers Dignity Coalition ang memo ng DepEd para anila sa kaligtasan ng lahat. Dapat din daw gawing simple ang seremonya para hindi na makadagdag pa sa gastusin ng mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nananawagan ang isang grupo ng mga empleyado ng gobyerno na gawing 33,000 ang minimum wage ng 2 milyong kawarin ng pamahalaan. Narito ang aking pagtutok. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions. With due consideration to the impact of inflation amongst others. Kasunod ng utos na yan ni Pangulong Bongbong Marcos, may panawagan din ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o COURAGE. May isaalang-alang din anila dapat ang sweldo nang aabot sa 2 milyong kawani ng pamahalaan. Ang panawagan namin, national minimum wage based on living wage, 33,000 across the bureaucracy. 13,000 pesos ang pinakamababa o base pay ngayon sa gobyerno. Malaki man ang hiling nilang pay increase. Living wage daw ito o nakabubuhay na sweldo. Katumbas yan ang mahigit 1,000 pesos sa arawang sahod kasama ang Sabado at Linggo. Malayo sa pinakamataas na minimum wage sa pribadong sektor sa Metro Manila ng 610 pesos. Kahit isama pa ang 100 pesos na legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Pag may gusto, may paraan. Pag-ayaw, daming dahilan. 33,000 pesos kada buwan din ang national minimum wage sa panawagan ng ACT Teachers Party List. 50,000 pesos sa sweldo naman para sa entry-level teachers. Sampal-anila sa mga gurong malilitang sweldo ang nakakalulang sweldo ng mga executive ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sabi ng Department of Budget and Management, may direktiba ang Pangulo sa Gabinete na pag-aralan ng taas sweldo sa mga kawarin ng gobyerno para matiyak na hindi ito nalalayo sa sahod sa pribadong sektor. Katunayan na pondohan na raw ang pag-aaral na ito sa 2023 National Budget. Pero ang anumang taas sahod, kailangan muna magpasa ng batas ang Kongreso at kung maipapasa, handa naman ang DBM na pondohan ito. Kaunay naman sa review ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa minimum wage, may kinakasangpulong ang National Wages and Productivity Commission sa mga susunod na araw. Dami na pong tatalakayin yung paano po natin na pabibilisin, kagaya po ng nais ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging mabawasan po yung uncertainty, gustong maging predictable at makapaghanda din naman po yung mga namumuhunan. May kinalaman po sa usapin pagtataas po ng umiiral na minimum wage sa bawat rehiyon. Bukod po sa mga opisina, tanggapan ng gobyerno, marami ng mga bahay ang gumagamit ng solar power para makatipid sa kuryente. Magkano nga bang gastos para makapag-setup ng solar power system? Alamin sa pagtutok ni EJ Gomez. Ika nga nila, it's more sun in the Philippines. E lalo pa sa panahong walang gaanong ulan o pag may El Nino. Malaking pakinabang daw ang araw kapag nagagamit bilang kuryente. Nitong 2022, ayon sa Energy Department, 22% ng enerhiya ng bansa ay mula sa renewable source. 1.6% lang ang mula sa solar, kaya may solar power plant projects na rin nakatakdang buksan.
bukod sa mga tanggapan ng pamahalaan, institusyon at negosyo, may mga tahanan ding naka-solar panels sa iba't ibang bahagi ng bansa, gaya ng pamilya Adolfo. Nung wala pa yon, nagbibila ko ng 6,000 plus. Nung naikabit na, nasa ano lang, 2,500 to 3,000. Pero magkano kaya ang nagastos nila para mag-set up ng solar power system sa bahay? Yung solar panel system ko ay nasa 2.1 kilowatts. Bali, nagalaga ng package sa 190,000. Lahat-lahat na yon, pati installation, kasama na. Ayon sa Philippine Solar and Storage Energy Alliance, sa nakaraang 10 taon, hanggang 80% na raw ang ibinaba ng presyo ng solar panels. Mas mura na yung mga panels and equipment. Dumami na rin yung installers in the market locally. Alam nyo ba na meron ding portable solar power system gaya ng solar generator? Kapartner ang solar panel na ito na sa halagang 20,000 pesos. Maaari nyo nang mapagana ang mga gadget at basic appliances ninyo. Ayon sa Department of Energy, malaking tulong ang solar panels at iba pang renewable energy source. Imbis na mag-put up na tayo ng bagong planta, kung meron tayong sapat na madiskarteng paglagay ng mga solar panels sa ating mga bubong, pwede natin itong maiwasan. Isa rin daw sa pakinabang ng renewable energy gaya ng solar ang net metering scheme ng Energy Regulatory Commission. Dito, pwedeng ibenta sa mga distribution utility ang sobrang kuryenteng nalikha mula sa solar panels na hanggang 100 kilowatts ang enerhiya at naibabawas ito sa electric bill ng customer. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Namataan ang 4 na barko ng People's Liberation Army Navy ng China na naglalayag sa Cebu Passage sa Tawi-Tawi. Sa mga larawan, makikita mga barko may hull number 887, 552, 174 at 105. Mula sa malayo, tanaw ang pulang watawat ng China na nakasabit sa bawat barko. Kwento ng uploader, pauwi na sila sa bayan ng Bonggao na makita ang mga barko. Ayon sa AFP Western Mindanao Command, innocent passage ang ginawa ng mga 4 na barko sa Tawi-Tawi. Ayon sa UNCLOS, may tuturing na inosente ang pagdaan ng mga barko kung wala itong masamang epekto sa kapayapaan at seguridad ng nakasasakop na bansa. Sa mga naghahanap ng trabaho, nangangailangan po ng 100 Pinay caregivers ang South Korea. Nakatutok si EJ Gomez. 5 taon ng caregiver sa Pilipinas at abroad si Rodeline. Pero nang magbuntis ay tumigil noong 1 taon. Ngayon, umaasa raw siyang makapagtrabaho uli sa ibang bansa. Marami na po akong nahawakan na case. Bata, matanda, dito ko po kinukuha yung pangpaaral ng anak ko, tsaka yung pang-araw-araw naming gastos. Interesado raw siyang mag-apply sa South Korea matapos inanunsyo ng Department of Migrant Workers na kukuha sila ng 100 Pinay caregivers para ipadala sa South Korea sa ilalim ng Pilot Foreign Caregiver Program. Sino mang makakapasa ay matutoka sa pag-aalaga ng mga sanggol at bata, pag-alalay sa mga buntis at pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Ito po kasi isang programa ng Korean government para ma-assistihan nila yung kanilang mga double income families na walang masyadong suporta doon sa care na dapat ay mayroon sa bata o kaya ay sa nagbubuntis na nanay. Government to government ang proseso ng recruitment. Ang online registration para mag-apply bubuksan mula May 9 hanggang May 10. Makikita sa website na ito ng DMW ang kabuuang qualifications at requirements. Pero ang pinakamahalagang requirements, 24 to 38 years old na babae ang aplikante. May valid NC2 caregiving certificate mula sa TESDA at marunong ng basic Korean language. Sa mga magtuturista naman sa South Korea, inanunsyo ng Korean Visa Application Center sa Maynila na mula noong May 1, tumatanggap sila ng application para sa tourist visa via mail or koryo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Dagsang ilan nating kababayan sa Pasay at Maynila tuwing weekend para mag-exercise. Para suportahan niya ni Pinanukala sa Maynila na ipasasara ang ilang kalsada tuwing araw ng Linggo. Nakatutok si Jomer Apresto.
Sa kabila ng matinding mainit na panahon, marami pa rin makikitang nag-eehersisyo sa bahaging ito ng CCP Complex sa Pasay City. Dagsa pa rin ang mga nagbibisikleta sa bahagi ng Ross Boulevard Service Road. Gayun din naman nag-exercise sa gilid ng Manila Bay. Patunay lang daw yan na health is wealth. Pero dahil nga sa init ng panahon, kanya-kanyang diskarte para makaiwas sa heat exhaustion na maaring mauwi sa heat stroke. Ang 50 years old na si Sherwin Adeva, iniklian na lamang ang oras ng pag-exercise kada linggo. Yung usual na yung biker namin, so magapon dapat yun eh. So ngayon, half day na daw. Mas marami din daw ang kanyang water intake ngayon kumpara noong mga nakaraang buwan. Yung 8 glasses, kulang siguro mga 16. Ganun. Ang 28 years old naman na si Cyril Ordonez, halos kababalik lang daw sa pag-eehersisyo, kaya hinay-hinay muna bago sumabak sa regular routine. Stay hydrated. Ang Ross Boulevard ang paborito na mga health conscious sa Kamaynilaan dahil sa katanggap-tanggap na air quality index dito, lalo na kung madalang ang mga nagdadaang sasakyan. Kaya ipinanukala sa Konseho ng Siyudad ng Maynila na ipagbawal ang mga sasakyan na dumaan dito tuwing araw ng Linggo. Ayon sa panukala, isasara ang Ross Boulevard alas 5 hanggang alas 9 ng umaga mula Padre Burgos hanggang Quirino Avenue sa parehong direksyon. Wala namang tutol ang MMDA sa panukalang ito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Kapitan ng barangay sa Camarines Sur, sugutan ng mga kuryente. Sa Ilocos Sur naman may mag-live-in partner na nasawi matapos masalpok ng van ang kanilang motorsiklo. Paspasan natin ang mga balita sa probinsya. Mag-live-in partner na nakamotorsiklo patay sa disgrasya sa San Esteban, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, napunta sa bandang gitna ng pakurbang kalsada ang motorsiklo at sumalpok sa closed van. Kinasuhan ang driver ng van at nakatakda siyang umapila. Dalawang pickup truck tagbanggaan sa Badok, Ilocos Norte. Natanggal ang gulong na isang pickup kaya nawalan ito ng kontrol. Sumalpok ito sa kasalubong na pickup na tumagilid naman. Nadamay din ang isang nakaparadang bus. Dinala sa pagamutan ang mga sugat ang biktima at nagkaaregluhan ang mga sangkot. Sa Samar, rider patay na mabangga ng isang multicab sa Calbayog City. Base sa investigasyon, nag-overtake ang multicab sa isang sasakyan at bumangga sa kasalubong ng motorsiklo. Truck na may kargang buko, tumagilid sa kalsada sa Dilalungan Aurora. May bumigay sa ilalim ng truck, kaya bigla itong napaatras at tumagilid. Walang nasaktan at nadamay sa insidente. Barangay Captain sa Camarines Sur, sugatan matapos makuryente. May inaayos sa bubong ang biktima nang mapadikit sa live wire ang hawak ng metro, kaya siya nakuryente. Nagtamo siya ng secondary electrical burn at dinala sa ospital. Mabuti na ang lagay niya ngayon. Bukod sa magagandang beach, may chill summer activity na patok sa mga Banyaga sa Mualmual, Cebu. At yan ang pagtuturo kung paano gumawa ng lumpia. Pasyalan po natin yan sa pagtutok ni Femarie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Pagdating sa outdoor adventure, hindi magpapatalo ang Cebu. Sagana ang probinsya sa mga beach at outdoor adventure. Gaya sa bayan ng Mualbual, certified summer goal ito dahil sa ganda ng dagat, pinong buhangin at mga resort at hotel. Ang isang hostel cafe rito may kakaibang appeal sa mga dayuhan. Level up ang Pinoy hospitality dahil bintahe ang paboritong finger food ng mga Pinoy, ang lumpia. At ang twist, may lumpia wrapping session sila para sa mga guests. Itinuturo ang paghahanda ng ingredients, pagbalot ng lumpia hanggang sa pagprito. Recipe raw ito ng hostel cafe para makapag-band ang mga guests at malasap din nila ang mayamang kultura ng mga Pinoy. Pinapakita kasi namin dito sa hostel ano yung culture ng Pilipino talaga. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Horas Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, ako si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nakatutok 24 Horas!
Bukod sa pagiging magaling na aktor at singer, may iba pang angulo si Khalil Ramos na kuhang-kuha ang trend ng mga netizen for the gram. May report si Aubrey Carampel. Mula sa travel at nature, candid moments, hanggang sa mga portraits. Ang mga mala-professional snaps na yan, kuha ni Sparkle Star Khalil Ramos. Hobby lang daw niya sa umpisa ang photography. Nung medyo sumikat na talaga yung pag-take ng photos sa social media, talagang sinubukan kong makisabay. Tapos hindi ko alam talaga na magiging ano ko siya, isa sa mga skills ko bilang isang artist. Ang kanyang litrato nga ng isang ibon na feature pa sa isang global website. Para mas ma-enhance ang skills, dumalo sila ng girlfriend na si Gabby Garcia sa isang summit for photography enthusiasts sa Tokyo, Japan. Naimbitahan din siyang mag-share ng experiences as a photographer sa camera festival sa BGC Taguig. Bilang photo enthusiast, may ilang tips si Khalil sa mga interesado ring mag-photography at ma-achieve ang nais na aesthetic. Tip number one, photography is all about light. Hanap ka lang ng magandang ilaw, dun work around that. Pinakamaganda ang golden hour. So isang tip din yon, abangan nyo yung golden hour. So sunrise and sunset. Hanap kayo ng magandang lugar, tapos antayin nyo yung oras na yon, tsaka kayo mag-shoot. Maganda rin daw kung matutukoy mo ang hilig o interes mo. Street photographer ako. So ano ako, candid and mundane moments ng mga tao, people doing their jobs, people walking around, mga taong, going about their daily lives. Susi raw talaga ang practice at research. Ika nga niya, train your eyes and your brain. Pagka nakapractice ka ng paulit-ulit, pagka nahanap mo na yung gusto mong ishoot at nahasa mo na yung, yung mata mo, madali na siya para sa'yo. Para naman sa Gabriel fans na nag-aabang ng next project na Khalil at Gabby, soon ay may ilalabas daw silang project together na dapat ninyong abangan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Napagod ang mga taga-pagod po ni Locos Norte sa dami ng nahuli nilang yellowfin tuna. Biyaya kung ituring yan ng mga residente na todo hakot sa mga isda. Ngayon lang daw ulit sila nakahakot ng ganyan karaming isda na aabot sa mahigit 1 tonelada. Bistado sa entrapment operation sa Davao City, ang isang dentista kuno nagpo-perform na ang suspect ng procedure sa kanyang kwarto kahit estudyante pa lang siya. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV, Juan Mindanao. Ang dental procedure na ginagawa ng lalaking ito sa Davao City, hindi sa dental clinic, kundi sa kwarto lang niya sa bahay. Sa tulong ng nagpanggap na pasyente, ang modus na ito, nabisto sa operasyon ng CIDG 11. Kasama ang Davao City Anti-Scam Unit at Philippine Dental Association Davao Chapter. Nabukay katungod, namukuha si mga abogado na yung gusto, na yung pinili. Kanang moral braces siguro. Pero iya pa itong i-injeksyonan para mag-numb. Dili na siya maka-feel gani. O para dili mo sakit siguro. Ang 27 anyos na suspect, third year dentistry student pa lang. Noong isang taon pa raw na monitor ng pulisya ang illegal na dental procedures niya. Ilang beses na raw siyang binigyan ng warning pero nagpatuloy pa rin. Sabi ng Davao City Anti-Scam Unit, nagsasagawa rin daw ang suspect ng dental procedures abroad. Actually, mahal, no? When you say mahal, halos kaparehas lang ang uban. He's doing veneers and crowns and even bridges gamit ang iyang pabalik-balik na micromotor. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nasa custodial facility na ng CIDG 11 at inireklamo ng paglabag sa Philippine Dental Act of 2007. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. May Agua de Mayo man sa pagsisimula ng buwan, Pag-asa na mismo nagsabi na posibleng maantala ang pag-uulan sa huling bahagi ng Mayo. Pangamba na isang grupo, baka tamaan daw ang ating supply ng bigas. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. Kung dati madalas na ang pag-uulan sa huling linggo ng Mayo, malaki raw ang posibilidad na maantala ang pagpasok nito sa bansa ngayong taon dahil sa El Nino ayon sa Pag-asa. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, maaari raw maapektuhan ang supply ng bigas. Baka po magkaroon na naman ng kagipitan po sa supply ng bigas.
Lalo na pagsipa po nung tinatawag na lean months natin, Hulyo, Agosto hanggang Setyembre, baka po kwan. Lalo po mag-tighten po yung ating supply. Kasi nga po kwan eh, madidelay masyado yung kwan nila eh, yung atas po natin. Dahil dito, posibleng magmahal ang bigas. Malaki rin daw ang magiging epekto ng pagpasok ng imported na bigas at sa kung ano ang magiging presyo nito. Paglilinaw ng Agriculture Department, sapat ang supply ng bigas sa bansa sa ngayon. Malaking bahagi rin naman ng bansa natin, lalo na yung ating mga rice granary na hindi naman naapektuhan dahil maganda pa yung ating mga patubig. Bumaba man daw ng 100,000 metric tons ang ani sa unang tatlong buwan ng taon, napakaliit daw nito na porsyento at di pa lalampas ng 1% sa kabuuang magiging ani ng bansa. Maari raw itong tapalan ng imported na bigas. Sakaling magsimula na ang mga pag-uulan sa bansa at kailanganin ng buffer stock na bigas, makakasapat daw ang buffer stock ng NFA. Susuportahan din ng DA ang panukala sa Kongreso na amyendahan ang Rice Tarification Law. Ang hiling lang daw nila ay huwag masyadong mambarat sa benta dahil masyado raw malulugi ang NFA. Ginagawan po natin ang paraan na mapakinggan po natin ang bawat isang sektor na apektado po na naging patas na ito. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Sa tindi ng damang init, hindi lang tao ang apektado kundi pati na yung mga alagang hayop. Ang diskarte ng ilan kung paano sila mapepreskuhan, alamin sa Pagtutok ni Von Aquino. Nangihina at nagkakaubot si Punang ilang alagang aso sa bayan ng Adlipay sa Quirino. Ang isang fur parent nga na barangay chairman na matayan ng alaga. Nung una ko siyang nakita, sir, naka baba yung buntot niya tapos yung bunganga niya naglalakad na parang hilo na naglalaway-laway. Tapos nung dalawang araw na, sir, nahiga na. Nahiga na yung aso, sir. Tapos nagtatahol-tahol na siya, parang nagmamakawa na siya. Tapos? Mga dalawang araw, sir, na nakahiga na nagtatahol-tahol. Pangatlong araw, apat na araw, namatay na yata, sir. Maaga namang isinilong ng ilang magsasaka ang kanila mga kalabaw. Pinapaliguan din sila ng husto. Pero ilang magsasaka ang napilitan na raw magbenta ng kalabaw dahil daw kasi sa unti-unting pagkatuyo ng mga ilog at sapa sa lugar, nawala ng pagkain ng kanilang mga alaga. Nakatutulong naman ang mga punong ito para kahit papaano ay mapalamig ang hangin para sa mga alagang hayop sa zona ito sa Pililia, Rizal. Simula raw nang tumindi ang init ng panahon, dalawang beses na raw pinapaliguan ang mga alagang hayop dito sa zoo, katulad na lamang ng camel na si Saddam, na bagamat sanay naman siya sa disyerto, mas sanay daw siya sa klima dito sa ating bansa. May misting din ng tubig sa mga kulungan ng mga ibon at tinatapatan ng host ang mga leon, tigre, kabayo, baboy at iba pang hayop. Ang oranggutan ngang ito na ginhawaan sa malamig na tubig na iniabot sa kanya. Sinisigurado namin na yung mga tubig nila puno lagi, tapos binibigyan namin sila ng vitamins para pangkontra, pampalakas ng katawan nila. Chine-check up sila twice a month dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Humakot ng awards ang GMA Network sa 18th UP Combroadsock Gandingan Awards. Kabilang dyan, ang aking partner na si Pia Arcanghel. Nakatutok si Katrina Son. Muling dumagundong ang Gandingan sa UP Los Baños. Binigyang parangal ang ilang personalidad at programa ng GMA Network sa 18th UP Combroad Gandingan Awards na may temang agrikultura, mga kwento ng hamon at pag-asa. Ang 24 Oras Weekend Anchor na si Pia Arcanghel itinanghal bilang Gandingan ng Kababaihan. Best News Anchor si Vicky Morales para sa 24 Oras. Most development-oriented feature story ang peste sa taniman na report ni Sandra Aguinaldo na bahagi ng 24 Oras Climate Change Series. Ang sarap din ng feeling na naibahagi mo yung kwento ng mga magsasaka sa malawak na audience. Wagi si Kim Atienza ng Gandingan ng Agham at Teknolohiya para sa Kuya Kim. Ano na? Nanalo ang Need to Know ng GMA Integrated News ng Most Development-Oriented Online Video Award. Most Development-Oriented AM Station ng Super Radio DZBB para sa Super Balita sa Tanghali.
Binigyan ng special citation ang GMA Integrated News para sa most development-oriented photograph o photo story. Special citation para sa most development-oriented online news ang natanggap ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Best TV program host naman si Susan Enriquez para sa unang hirit. Yan ay napakalaking inspirasyon para sa atin na gawin pa natin ng mas maayos yung ating trabaho. Nanalo bilang most development-oriented environment program ang Amazing Earth. Gandingan ng kalikasan ang iginawad kay Born to be Wild host Doc Ferds Resho. Most development-oriented children's program ang AHA. Most development-oriented drama program ang Black Rider. At most development-oriented public service program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Muli, maraming salamat po sa UP Combrozok. Congratulations sa lahat ng kinilala. At mga kapuso, ginawaran din po ng pagkilala ng Malabon City LGU naman ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network sa kauna-unahang Malabon Ahon Media Awards. At kasama po sa limang nakatanggap ng special citation ang GMA Integrated News para sa ilang storyang itinampok ang Malabon. Best Malabon Ahon Public Service Station for Radio, ang Super Radio, DZBB. At Best Malabon Ahon Radio Promoter, ang Super Radio DZBB anchor na si Melo Del Prado. Kulang ang gala sa isang lugar kung hindi malalasap ang kanilang tradisyonal na mga pagkain. Samahan pa ng pag-chill sa perfect spot na malaki drama ang vibes. Silipin niyan straight from South Korea sa pagtutok ni JP Soriano. Pagkatapos naming subukang magluto ng Korean fried chicken, nagpaturo din akong magpagawa ng traditional Korean dessert dito sa Korean Food Cultural Space. Ito yung gotgam danji o stuffed dried persimmon. Simple, pero puno raw ng benepisyo sa kalusugan ang recipe. Tatadta rin ang jujube, walnuts at pumpkin seeds. Pagkatapos, lalagyan ng yuja syrup at honey, tsaka hahaluin. Ilalagay sa persimmon at isisiksik na mala dumplings o siomay. Pasado kaya ito sa aking kaibigang Korean na si Park Jumin? Nice, really? Kung gabi ang food trip, favorite picnic spot ng Koreans ang tabi ng Han River. Perfect sa lamig ang paboritong noodles sa K-drama, ang jajangmyeon. Pwede ring mag-hot ramyun noodles habang nanonood ng Rainbow Fountain Show sa Banpo Bridge. Mula sa Seoul, South Korea at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Alden Hart collab soon? Yan daw ang wish ni Asia's multimedia star Alden Richards kasunod na kanyang directorial debut. Thankful din si Alden sa one after another blessing sabay ng kanyang busy schedule for the upcoming Kapuso series na Pulang Araw, ang upcoming hosting stint for Miss Universe Philippines, at another achievement unlocked na mahirang bilang box office king. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Shock ang isang pusa na makitang naputol ang buntot ng kanyang tila pinaglalaro ang butiki. Curious cat intensifies nga ng mapansin na gumagalaw pa rin ang naputol na buntot. Ang mala-OA reaction ni Miming sinuklian ang nonchalant movement naman ni butiki. Ang pagkaputol ng buntot ng mga butiki, paraan para depensahan ang sarili laban sa mga predator tulad ng mga pusa. Kaya ng mga butiki na mag-regenerate ng naputol na buntot o kahit paa, habang sila muling, tila engganyong makipaglaro sa mga butiki dahil sa kanilang hunting instinct. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.